Assalamu alaikum, magandang araw. Ito ang Pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Nagtapos na ang 6 na taon bilang pinakamataas na opisyal ng bansa si Pangulong Rodrigo Roa Duterte o mas kilala na Mayor Duterte o Tatay Digong. At sa kanyang pagbaba sa pwesto, kasama ang Bangsamoro Government sa maraming Pilipino na nagbibigay pugay at pagpapasalamat. Ito ang si Pangulong Duterte at ang pamana ng kapayapaan. Isang special episode handog ng Pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Kapayapaan sa Mindanao. Ito ang pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Bangsamoro. Tumibay pa ang pangakong ito nang maipasa ang Bangsamoro Organic Law na naging daan sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Isa sa mga pinakamahalagang legasiya ng Pangulo ang pagtupad sa kanyang pangako ng kapayapaan para sa mga kapatid niyang Moro. Ang Duterte Legacy Special Report ni Jana Datwali. Tayo ninyo, bigyan niyo ako ng konting panahon, just give me enough time to craft whatever it is needed to arrive at a happy compromise here. Kaya sinabi ko sa mga kapatid kong mga Moro, it will be one nation only. One Filipino nation. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! But we will correct the injustice committed against the Moro. Madalas laman ng campaign rally ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kapayapaan sa Mindanao. Di pa man siya nailuklok sa pwesto, pangako na niyang makamtan ang inaasam na kapayapaan at maitama ang historical injustices laban sa mga Muslim sa Mindanao. Nang umupo bilang 16th na presidente ng Pilipinas, isa sa kanyang prioridad ang maresolba ang gulo sa Mindanao. Para kay BARMM Senior Minister Abdul Rauf Makakuha at Chief of Staff ng Bangsamoro Islamic Armed Forces ng Moro Islamic Liberation Front, kapayapaan ang pinakamalaking legasiya ng Pangulo sa Mindanao. When it comes to solution to the Bangsamoro problem, talagang ginawa niyang lahat. Nag-start sa sinabi kong pagbuo ng BTC, expanded BTC. Katapos, he ordered after crafting those BOL na product ng BTC, expanded BTC. So nabuo yung BOL. So pumasok yung bisita natin na kailangan manalo. So he ordered all his cabinet member to support the passage of that BOL, the Bangsamoro Organic Law. So nangyari yun. So that's another steps na nakikita mo kay Presidente na talagang toto ka rin ang pangako niya tungkol sa Bangsamoro problem. 10 days ago, I signed into law the organic law for Bangsamoro region for Muslim Mindanao, which I hope will finally end the decades of conflict that is rooted in the Bangsamoro's fight for self-determination and recognition of their unique identity. July 26, 2018, nilagdaan ni Pangulong Duterte ang Bangsamoro Organic Law, ang batas na magiging daan sa pagtatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Noong January 21, 2019, nagkatotoo ang pangakong kapayapaan ng Pangulo nang manalo ang botong yes sa BOL plebiscite sa Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, kasama na ang Cotabato City at 63 barangay sa North Cotabato. I am elated to accept the certification from the COMELEC
declaring the ratification of the Organic Act for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao and the expansion of its territory to include Cotabato City and 63 barangays from the province of North Cotabato. I am also pleased to announce the appointment of MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim as Interim Chief Minister of the Bangsamoro Transition Authority. Sir, congratulations. Ibinigay ng Pangulo ang buong tiwala, kumpiyansa at suporta sa Bangsamoro Transition Authority ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Today, we proudly opened a new chapter in our history as we inaugurate the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinangunahan ni Pangulong Duterte ang inaugurasyon ng BERMM noong March 29, 2019 sa Sharif Cabonsuan Cultural Complex sa Cotabato City para kay BERMM Interim Chief Minister at MILF Chairman Ahod Balawag Ibrahim dahil sa pag-aproba sa DOL at pagtatag ng Bangsamoro Region. Maraming pagbabago sa bahaging ito ng Mindanao, lalo na para sa mga kababayan nating Bangsamoro. Well, sa Bangsamoro, nakikita natin na talagang the Bangsamoro will always recognize his contribution. Ito na yung pinakamalaking accomplishment niya sa Bangsamoro. Yung pagkakaroon ng Bangsamoro Organic Law and then yung pagpatayo ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Although yung comprehensive agreement on the Bangsamoro ay napirmahan before sa administration niya, but then the implementation was made during his term. Bukod sa pagpasa ng Bangsamoro Organic Law, ang pagpapalawig pa sa Bangsamoro Transition Authority ng 3 taon at ang pagtugon sa historical injustices ang dalawa pang Duterte legacy para sa Bangsamoro. Ang pangalawa pong legacy ng Presidente ay yung pagpasa po ng extension bill na imbis na 3 years lang ang transition, yung nadagdagan po ng another 3 years para po ang transition period ay all in all magiging 6 taon at yan po ay mag-uumpisa on July 1 until June 30, 2025. So yun po ang pangalawa. Ang pangatlo po, hindi ko sinasabi yung mga ibang presidente ay hindi nila nakikita yung katarungan. Pero klarong-klaro po sa panahon ni Duterte, nakita po niya yung tinatawag natin na kailangan i-address natin yung historical injustice. Kasabay ng BTA extension, ipinag-utos din ng Pangulo na panatilihin ang komposisyon ng mga miyembro ng BTA Parliament upang masiguro na maipagpatuloy ang mga sinimula ng Parlamento at matutupan ang mga prioridad na batas. So ito ay isang napakalaking utang na loob natin sa kanila at tatanawin ito ng Bangsamoro people ng lubos sa administration. Ladies and gentlemen, the President of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. Sa 6 na taong panunungkulan ni Pangulong Duterte, kailanman hindi nito binigo ang Bangsamoro. Mula sa peace negotiation hanggang sa BTA extension, pinanghawakan nito ang pangakong pangkapayapaan na naging daan sa pagkakaisa, pagkamit ng hustisya at right to self-determination na habang buhay na magmamarka hindi lang sa kasaysayan, kundi sa puso at isipan ng bawat Bangsamoro. Jana Dato Ali, BIO News. Mas maayos na infrastruktura, maunlad na ekonomiya at tuloy-tuloy na progreso para sa bansa. Ilan lamang ito sa naging prioridad ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 6 na taon. Kasabay naman ng pagsasabatas ng Bangsamoro Organic Law o BOL
at pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, maraming oportunidad ang nagbukas sa buong rehiyon sa ilalim ng Duterte administration. Ito ang Duterte Legacy Special Report ni City Fairuz Abdullah. I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. Pagmamahal sa bayan at pagmamahal sa taong bayan. Ito ang mga katagang binitiwan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang inaugural speech noong June 30, 2016. Sa kanyang termino, marami ang nabago sa sistema ng pamamalakad sa bansa sa sektor ng ekonomiya, edukasyon, negosyo at infrastruktura. At naman natin sa Bangsamoro Region ang malasakit at pagmamahal ng Pangulo. Sinubok ang kanyang administrasyon ng sumiklab ang Marawi siege noong May 2017. Nakita ng Pangulo ang iniwang bagkas ng Marawi siege nang siya'y personal na bumaba at bumisita sa Ground Zero. Sa bisa ng Administrative Order No. 3 na inisyo ng Pangulo noong June 28, 2017, binuo ang Task Force Bangon Marawi, isang interagency task force na inorganisa upang mapangasiwaan ang rehabilitasyon, recovery at reconstruction efforts sa Marawi City. Noong 2020, umusad ang mga rehabilitation project sa gitna ng COVID-19 pandemic. Sa inilabas na news article ng Philippine News Agency noong May 27, 2022, inaasahang makukumpleto na sa third quarter ng taon ang nasa 89% ng mga public infrastructure at iba pang rehabilitation projects sa Marawi. Sinabi ni Housing Secretary Eduardo Del Rosario na siyang umuupong TFBM chief na ang 56 na ahensya kasama ang TFBM ay nakapagtapos na ng 164 projects na nagkakahalaga ng 17 billion pesos at ilan sa mga proyektong ito ay nasa most affected area ng syudad. Nasa 35 rehabilitation and recovery projects na umabot sa 3.92 billion ang nagpapatuloy pa tulad na lang ng isang sports complex, convention center at ang Grand Padyat. Mas naging madali rin ang rehabilitasyon sa Marawi dahil habang kumikilos ang Bangsamoro government para makabangon ang mga komunidad sa Marawi sa pamamagitan ng Marawi Rehabilitation Program, hindi tumigil ang gobyernong nasyonal sa pagpapaapot ng tulong sa ating mga kababayan doon. Sa katunayan, ayon sa isang pahayag ng Philippine News Agency, kumpleto na ang inspeksyon sa mga proyekto sa ilalim ng Bangon Marawi at nakatakdang i-turn over ang lahat ng mga dokumento sa susunod na administrasyon sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Duterte. Allahu Akbar, Allah. Masaya po akong naghahatid ng magandang balita na sa wakas na pirmahan na po ang Republic Act 11696, ito pong Marawi Siege Compensation Act. Isa sa mahalagang yugto para sa pagbangon ng mga taga-Marawi na naipit noon sa Marawi Siege ang paglagda ni Pangulong Duterte noong April 27, 2022 sa Republic Act 11696 o ang Marawi Siege Victims Compensation Act. Marami pa rin sa mga kababayan natin doon ang hindi pa nakakapagpatayo muli ng kanilang kabuhayan at umaasa na sa pamamagitan ng batas na ito, mabibigyan ng pinansyal na kakayahan ang mga biktima na makapagsimulang muli. Malaking bagay yung nagkaroon ng konkretong plano ang national government para sa ating mga IDPs when it comes to their private properties. Yan ay isa sa mga naging isinulong ng ating sariling programa sa BARM, Marawi Rehabilitation Program, dahil nga ang ating mandato ay hindi direct, ito ay supplementary lamang sa national government. We had to find ways kung paano matulungan ang ating mga kababayan na makabalik sa MAA. I want the BARM to really evolve into something that is a functional, regional, autonomous government. Ngayon na
naging daan si Pangulong Duterte sa pagpasa ng Bangsamoro Organic Law o BOL, ang batas na nagtatag sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao noong 2019. Nagbukas ito ng kaliwatkanang oportunidad para sa mga mamamayan ng rehiyon. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, BARMM, tumaas ang gross regional domestic expenditure ng rehiyon ng 93.9% mula 50.1% noong 2020-2021. Na itala bilang second fastest growth sa 13 rehiyon sa bansa ang BARMM. Farms economy increased by 7.5% in 2021. Tinutukan din ng sektor ng agrikultura sa rehiyon. Nanguna bilang fisheries producing regions sa buong bansa ang BARMM ayon sa survey ng Philippine Fisheries Development Authority. Alam naman natin na itong key of development in the Bangsamoro ay itong peace and order. And isa sa flagship program ni Duterte ay pushing the finalization of peace process between the MILF and the government. Maraming nakabenepisyo sa Certificate of Land Ownership Award na ipinamahagi sa mga kababayan natin sa BARMM ni Pangulong Duterte. Dahil dito, mas magiging malaya ang mga magsasaka na linangin ang kanilang lupa at makatulong sa pag-angat ng kanilang kabuhayan. Dahil din sa tagumpay ng peace process, naging daan ito upang bumuhos ang mga infra projects tulad ng mga kalsada, tulay at iba pa sa Bangsamoro region. Siya sa kanong timpo na presidente niya si Duterte na mawata na bunay kang birayanin sa kanong mga presidente minungkit. Yan yung katimbali biti ako niya. Sa gunaban niya mga oras na si Duterte na nakasango kami sa upama bukunas kanina koma, nayaman tito-tito marakyan niya na marakyan mga wata agataringi akarin. Sabab sa kapo ni mga gayabakan niya adi mapia. Kapambarkada, uya na kapambarkada, na anong to napakagamis siya sa kanamapia niya pansapo ya gamis siya. Aniyabi ka siya sa Allah utah sa kanong presidente si Duterte, kagina, so si kamyo ng kapagay siya sa kanong sa kami mga usulim, at tawag ka sa kami mga ustaz na nadaya upama nakasikutin sa kami. Yapa muli, na naniyaba. Sabab sa kinaamungin, kinatalimanin sa bayman niya, apos si kanina napatindagon, at awakas si kanina sinupo sa kinaadnabayman niya, na misikur kami sa Allah taas sa niya, pagampagan ni kinisingo namin. Sa Administrasyong Duterte, inaaral na ang pagpapatupad ng Islamic finance ecosystem na magpapalakas pa ng economic activities hindi lang sa Bangsamoro region, kundi sa buong bansa. Pinatatag din ang koordinasyon, ugnayan at kooperasyon ng Mindanao Development Authority at ng BARMM para sa pagbubukas pa ng mas maraming economic opportunities sa rehiyon. At kamakailan ay binuksan ng Philippine Airlines katuwang ang Bangsamoro Government ang kauna-unahang direct flight mula Cotabato hanggang Tawi-Tawi at vice versa na inaasahang tutulong sa pagpapalago ng ekonomiya at turismo ng BARMM. Sa 6 na taong panunungkulan ni Pangulong Duterte, maiiwan sa ating mga Bangsamoro ang maraming biyaya bunga ng usaping pangkapayapaan, ang pamana ng kapayapaan, pagbabago at tuloy-tuloy na kaunlaran sa Bangsamoro. City Fairuz Abdullah, BIO News. Pagbabago at pag-unlad, ilan lamang ito sa mga legasiyang iiwan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mamamayang Bangsamoro. At sa pagtatapos ng kanyang termino, ano-ano nga ba ang mga pagbabagong nakatulong sa paginhawa ng buhay ng mga Bangsamoro? Maraming oportunidad ang nagbukas para sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kasabay ng paglago ng ekonomiya, marami rin ang nabigyan ng trabaho. Sa ilalim ng Administrasyong Duterte at sa pagkakatatag ng BARMM, bumuhos ang mga proyekto at programa sa mga komunidad. Marami ang mga reforma, programa at proyektong na ipatupad at patuloy na isinusulong, partikular na sa sektor ng edukasyon, kalusugan at mga serbisyong panlipunan. Noong 2021, inaprobahan ng Bangsamoro Transition Authority Parliament
ang Parliament Bill No. 70 o ang Bangsamoro Autonomy Act No. 18, isang batas na nakatuon sa pagtatatag ng isang buo at inklusibong sistema para sa edukasyon sa BARMM. Dahil dito, nagsagawa ng mga programa ang Ministry of Basic Higher and Technical Education sa iba't ibang probinsya ng BARMM na layuning mapatas pa ang kalidad ng edukasyon sa buong rehiyon. Kung pagpasa ng Bangsamoro Organic Law, ang isang pinaka-importanting aspeto noon, yung education. At kung titingnan mo ang nilalaman ng Bangsamoro Organic Law, one of the provisions consider education as the topmost priority in terms of program in Bangsamoro. At binanggit na rin po doon sa batas na yan, the greater bulk of the block grant will be used to educate the Bangsamoro people. Ma'am, isa pong napakalaking tulong po yun para po sa akin. Sa skill po, napakalaking tulong po, lalo na po pag may nagpapa-install po or di kaya nagpapa-repair. Di dahil din po kay President Duterte po, hindi rin po magkakaroon ng BARM ng ganitong opportunity po. Kaya nagpapasalamat po ako ng sobra. Marami sa mga dating miyembro at mandirigma ng Moro Islamic Liberation Front ang natulungang makapag-aral sa pamamagitan ng Technical Vocational Skills Training ng Ministry of Basic Higher and Technical Education, Technical Education and Skills Development, katuwang ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unification at mga Technical Vocational Institutes sa Mindanao. Ito ay alinsunod sa livelihood and socio-economic development component ng normalization program na nakasaad sa Executive Order No. 79, Series of 2019 o ang Implementing the Annex on Normalization under the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Magtatapos na ang termino ni Pangulong Duterte, ngunit ang mga naiambag nito sa pagsulong ng kapayapaan sa buong Mindanao, lalo na sa BARMM, at ang mga pagbabagong naranasan ng mga Bangsamoro sa kanilang pamumuhay ay magpapatuloy at patuloy na magiging isang simbolo ng isang Rodrigo Roa Duterte na minahal at hindi pinag-iwanan ang mga Bangsamoro. Noong May 29, 2022, abot sa 11,000 mga miyembro ng MILF at MNLF ang kumuha ng NAPOLCOM Special Qualifying Eligibility Examination na magiging daan para makapasok sa Philippine National Police. Ito ay pagtanaw sa provisyon ng Bangsamoro Organic Law kung saan nakasaad na magkakaroon ng special entry ang MILF at MNLF bilang kontribusyon nila sa naging serbisyo at sakripisyo sa Bangsamoro struggle. Ito ay alinsunod sa Article 11, Section 2, Paragraph 3 ng Bangsamoro Organic Law kung saan nakasaad na waive na ang edad, height at educational attainment ng mga miyembro ng MILF at MNLF sa pagpasok sa PNP. Naging mandato naman ng ibang ahensya tulad ng Ministry of Science and Technology ang pagbibigay ng iba't ibang scholarship sa mga mahihirap at karapat-dapat na mga mag-aaral ng Bangsamoro Region. Kabilang na rin ang pagbibigay scholarships sa mga kumukuha ng science courses upang dumami pa ang mga future Bangsamoro professional sa larangan ng medisina at siyensya. Naging daan din ang BOL para palakasin pa ang paghahatid ng basic services, isa rito ang serbisyong medikal para sa mga Bangsamoro. Ang AMBAC program ay isang flagship program ng Office of the Chief Minister na tumutulong sa pagbibigay ng medical assistance sa mga walang kakayahang magbayad ng ospital. Di ayudang medikal mula sa Bangsamoro government or AMBAC program is one of the special programs of the Office of the Chief Minister. As of today, as of April 2022, we have already provided assistance to 28,961 na beneficiaries across the region. And even actually outside the region, meron din tayong mga partner hospitals. So I think AMBAG, liban sa ito ay may direktang tulong, no, at may direktang nararamdaman talaga ng ating mga kababayan. It also, in a nutshell, shows the power of having an autonomous government. And we all know that if not for the strong political will of President Duterte, baka wala pa po tayong Bangsamoro Organic Law and
that established the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kahit malaya ang BARMM government na bumuo ng programa at proyekto, at kahit alam ng Pangulo na kayang tumayo ng BARMM sa sarili nitong mga paa, nagpatuloy pa rin ang suporta ng national government. Nakinabang sa medical at financial assistance ang mga residente sa regyon mula sa Malasakit Centers. Ang Malasakit Center ay isang programa na sinimulan ng Special Assistant to the President at nang ngayon ay Senador Senator Bongo na alinsunod sa direktiba ni Pangulong Duterte. Noong December 3, 2019, naisabatas ang Republic Act 11463 o mas kilala bilang Malasakit Center Act. Sa BARMM, 7 ospital ang nakapagtatag ng Malasakit Centers. Bunga ng tagumpay ng peace process sa bahaging ito ng Mindanao ang unti-unting pagbuti ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Tulad ng mga dating kombatant ng Moro Islamic Liberation Front at kanilang mga pamilya na ngayon ay binibisyaryo ng mga forced shelter with solar lights at drainage na handog ng kapayapaan sa pamayanan o kapyanan program ng BARM government. Nagagalak, natutuwa, nagpapasalamat po kami sa BARM sapagkat kung makikita po natin pabahay po ng BARM, maikukumpara po namin isa na po yung mansyon. Kasi po, kung titingnan natin yung pabahay ngayon, nakasiparet na po yung silid tulugan, meron na pong ilaw, meron na pong banyo, meron na pong sala. Kaya po, para sa amin, isa na po, nagagalak na po kami. Dahil tulad ng sinabi ko, para na po yun sa amin, isa na po yung mansyon. Sinubok ng pandemya ang katatagan ng gobyerno, marami ang apektado, lalo na ang ekonomiya sa buong bansa. Unti-unti bang bumubangon ngayon ang Pilipinas mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Sa Bangsamoro Region, ipinag-utos ng Pangulo na doblihin pa ang pagsisikap sa vaccination efforts at sinuportahan ng Administrasyong Duterte ang hakbang ng BARMM government at Ministry of Health sa bakunahan. Lumipas na ang 6 na taon, bagong umaga at bagong administrasyon, pero mananatili ang pamana at pangako ng pagbabago para sa mga mamamayang Bangsamoro na atin ding ipamamana sa mga susunod na henerasyon. Johan Unayan, BIO News. Si Pangulong Duterte ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas na tubong Mindanao. Isang matapang na lider, may paninindigan, may malasakit sa bayan at higit sa lahat, pagmamahal sa Bangsamoro at sa buong Pilipinas. At sa kanyang mga kontribusyon at ambag sa pagkamit ng nooy mailap na kapayapaan sa Mindanao, ang kanyang pamana ng kapayapaan ay mananatili kailanman. Mula sa aming puso, syukran, Pangulong Duterte. Sa ngalan ng Serbisyo Publiko at Moral Governance, ako si Georgiani Sinsuat, para sa Bangsamoro Information Office. Mga Presidente, at ibinigay Allah ang kanyang blessing. Bago naman ako mamatay, matanda na ako. Iiwan ko para sa inyong lahat dito sa Mindanao ang mayapa-payapa na gobyerno. We will strive to have a permanent and lasting peace before my term ends. That is my goal. That is my dream. Oh, ito ay isang napakalaking utang na loob natin sa kanya. At tatanawin ito ng Bangsamoro people ng lubos na lubos sa administration. Salamat, Duterte! Salamat! Salamat Duterte! Salamat Duterte! Salamat Duterte! Maraming salamat po sa inyo and your help in my journey in the 6 years na binigyan ninyo ako ng honor maging presidente ng Pilipinas. Maraming salamat.